Hello guys, ako nga pala si Dixie, muling nagbabalik para sa episode 2 ng ating How to Start in YouTube series. Noong mga nakaraang episode na napanood nyo, ay pinakita ko doon yung aking vlog setup at nalaman natin na kahit wala tayong puhunan sa pagbili ng ating mga gamit sa pagbablog, ay pwede tayong makapag-start. So sa episode naman na ito, ay tuturuan ko na kayo kung paano tayo gagawa ng ating YouTube channel. No, kaya huwag kayong aalis. Tuturo ko sa inyo step by step sa ating computer kung paano tayo gagawa ng ating sariling YouTube channel. At ituturo ko rin kung paano nyo yun i-customize, no? Kung ano yung mga dapat yung ilagay doon at ayusin sa mga settings. At yun nga guys, kung gusto nyo pa sumali doon sa ating pag-giveaway, ay pwedeng-pwede pa po. Ilalagay ko yung link ng mechanics. Ito ay sinama ko doon sa nakaraang video natin na episode 1 ng How to Start in YouTube series. No, kaya puntahan mo mamaya sa description at i-click mo yung link, no, para malaman mo kung ano yung mechanics. At malay mo, ikaw ang manalo ng ating pag-giveaway. Okay guys, proceed na tayo dito sa ating computer. So ang kailangan nyo lang dito ay meron tayong internet connection para makapagawa tayo ng YouTube channel. Kasi yung YouTube na yan is ano yan, product ng Google. Isang web application na gawa ng Google. Okay, so simulan natin. I-record natin yung ating screen para mas maunawaan nyo ng maayos yung step by step kung paano yung paggagawa ng YouTube channel. Gamit ko na screen recorder is Bandicam. Ito ay napakaganda. Napakadali gamitin. Select natin yung full screen sa ating pagre-record. Hello guys! Okay, so start na tayo mag-record. Okay. So, una, magbukas tayo ng browser. Bali, ito pala is sa PC ko gagawin, pero applicable siya sa mga mobile phones natin. O kaya, hindi ibig sabihin na wala kayong computer, eh hindi na kayo makakapagawa ng inyong YouTube channel. O, pwede pa rin. Ano, same lang yan ang mga step. Okay. So, una, syempre punta tayo dito sa Google. Yung aking account. Ako kasi naka-sign in na ako dito. Ayan, Dixie Vlogs, kung mababasa nyo. So, kailangan nating mag-add ng another account. No, kasi panibago na naman tayo. Ayan. Ayan, mag-create tayo ng panibagong account. So, create for myself. Bilhin lang natin, for myself. Then, i-type natin awa a Dick C. Username natin is dixie08@gmail.com. Then password, bahala ka na kung ano yung gusto mong password. Dura ko ay dixie0803. Kaya na bahala na kung anong gusto nyong password. Next. Okay, so ito, lalabas siya kung meron na. No, kaya gagawa tayo ng panibago. Dixie Vlogs 2020. So ayun, nakapasok tayo. Okay, ngayon yung phone number, depende sa inyo yan na kung anong gagamitin nyo. Natin yan. Save ko na lang. Ito naman, optional. Kung maglalagay tayo ng recovery address. Yan. And then, sa birthday,
Ayan ang bahala dyan. Gender. Ayan ang bahala. Kailangan information. So more on basic information lang tayo sa part na to. At ayan. So sa part na to, merong verification ng ating phone number. So magsisend tayo ng ano, abangan natin. Ayos so doon yung aking phone sa taas. Tingnan natin. So ito, G. Yan o. Yan. G251967. G251967. Okay. G251967. Ano kasi yung aking phone na keypad ay ginagawa kong pang ano dun sa stand ng ating camera ng aking cellphone. Okay. So yes, I am lang natin to. Get more from your number. Yes, I am na lang. So kahit yung mga default na lang dyan, yan na lang yung gawin nyo. And then sa last part na to, ito yung privacy and terms. No, kailangan ay agree lang. Agree lang tayo. So mga rules, pwede nyo basahin yun, no, para aware din kayo kung ano ba yung mga rules ni Google. So pagdating sa part na to, so andito na tayo. Mapapansin nyo, meron na ditong D. Ayan, so Dixie. So ayan, yung ating email address is dixieblogs2020@gmail.com. So ayan. Ayan. Dito guys, may mga options na tayo no, na pwede natin puntahan. Okay, so pwede tayong pumunta na sa YouTube. Ayan. Okay, punta tayo ulit sa sign in. Okay, so sa pag-sign in natin, tingnan nyo, makikita nyo dito yung isa nyong bagong create na account. Itong Dixie na account. Ayan. Ngayon, hihingan tayo ng password. No? So, sinave ko kasi kanina. So, i-ano ko lang. I-tutuloy ko lang. Na makapag-sign in siya. Sisave ko lang. Sinisave ko lang yung password ko kasi dito lang naman sa bahay itong computer ko. Pero kung yung gadget nyo ay may gumagamit na iba, mas maganda huwag nyo i-save. Para hindi mapakialaman. So dito na tayo ngayon. So ang nakalagay na dito sa YouTube na account is yung Dixie na ginawa natin kanina. Ngayon ay punta tayo dito sa create a channel. Nagagawa ka na ngayon ng channel. Get started. Okay. So, ano ang gusto mong username? So pwede kang mag custom name, pwede mong sundin na lang itong suggestion ni YouTube. Okay, so gawin natin itong suggestion lang ni YouTube. Okay. So, pagdating natin dito, parang ito na yung pinaka channel natin. So, pwede na natin siyang i-customize. Ayan. So pwede ka mag-upload ng picture. Ayan. Sa pag-upload pala ng picture ay kailangan 800 by 800 pixel yung ating tawag dito, yung ating size no, ng profile picture. So, yung akin nakasave yan dito sa Photoshop files, Dixie Blogs. Ayan, tsaka ito. Ayan. So ito, 800 by 800 na kasi yan. Yan din yung profile ko dun sa isa kong ano, sa isa kong account. Yan. Tapos description. Yan, bahala ka na kung ano yung description mo. Nilalagay dito is kung ano yung ano mo, content. So, kung bawa, all about entertainment. So, pero pwede yung habaan yan. Hanggang 1,000 character yan. Then ito naman yung pwede kang magbigay ng link no, para sa iyong website. Kung meron kang website, pwede mong ilagay ito. No, yan. So pwede ka rin maglagay ng mga social media, ano mo. Yan, no. Yan. Pwede mong ilagay dyan. And then, save and continue mo lang.
Kung wala ka pa nung mga social media, ano na yan, ay pwede yan sa huli na. To follow na lang yung ibang mga settings. Okay. Ayan, naglo-loading na tayo. Okay, so ay, ito na nga. O, dito na tayo. Dito na tayo sa ating dashboard ng ating channel. Dito may home. So dyan mo makikita yung mga subscription mo, yung mga upload nila. May mga suggested video na pwede mong mapanood. And trending, kung ano yung mga trending ngayon ng mga videos. Okay. Pagdating dito, ayan, ito yung videos mo. Ito, playlist, channels, ayan, discussion, about. So lahat yan ay dito natin gagawin sa customize channel. So pagpunta mo sa customize channel, ito, ayan, pwede ka maglagay ng profile picture mo, pwede mo palitan yan. Ayan, oh. Sa ating channel art pala, no, ay may size din ito na kailangan mong mamit. Ang size ni na kailangan mo dito ay kailangan yung maximum na ano, kasi may mga iba-ibang ano yan eh, sa television, no? Sa susunod na lang na ano natin, tuturo ko yung mga paggawa niyan tsaka yung pag-upload dito, no? Sa channel art tsaka sa picture, profile picture ng ating channel. And tsaka dito, yan, no? May mga yan, videos, playlist. So pwede kang mag-add dyan. Pwede kang maggawa ng playlist ng iyong mga anbawa. Kagaya nitong ginagawa ko ngayon na series. So gagawan ko yan ng playlist para yung mga viewers ko ay hindi sila maligaw masyado. Pwede na lang i-click yung playlist and then sunod-sunod na yung series natin. Sa channel naman, dito yung mga pinipicture natin. Pwede tayo mag-picture dito ng channel. Yung mga gusto nating i-picture, i-promote. Yung sa discussion naman, ito yung community ng iyong channel, yung mga followers mo, mga subscribers, pwede dito kayo mag-communicate. Pwede ka rin mag-post dito ng comment mo. Okay. And sa about, ayan, dito sa about, ito yung more on about din sa'yo. Ayan, mga links. Ito yung kanina rin na pinakita ko. Ayan. Pwede kang magdagdag dito ng mga links. Yung mga social media account pwede. Okay. So, ganun lang guys. At pwede rin tayong, kapag ka dito na pala tayo, no? Ayan, may creator studio dito. At i-ano rin natin to sa mga susunod. Kasi ito ay tungkol na dun sa mga pag-upload natin ng video. Ako'y bago lang din dito. At ano lang, inaaral ko lang din siya. Dali lang naman itindihin. Hindi naman siya mahirap. Kailangan mo lang talaga din sa ganitong mga pagbablog ay matyaga. Matyaga kasi hindi pwede dito yung tatamad-tamad. Yung sa umpisa ay ang iniisip ka agad ay kumita. Dapat dito ay yung mga masisipag talaga sa paggawa ng content. Ako nung una, panaka-ano ko lang talaga is medyo may libangan na ako sa quarantine. Para, at ma-share ko rin yung aking mga kaalaman. Kasi nag-enjoy din ako sa pag-share ng aking mga skills. Lalo na sa computer and printer repair, digital printing, no? At yung mga iba pa, mga personal na natutunan ko sa mga nagdaang taon sa ating buhay. Ayan. So, ganun lang, kasimple. So dito, pwede na tayo mag-upload ng video. Ayan. So pwede kayo drag and drop lang o pwede kayo mag-select manually. Pero ako kalimitan, drag and drop na lang. Mas madali. No, pwede rin kayo mag-live. No, pero ako hindi ko pa ito natatry. Kasi parang wala pa ako sa ano na mag-live. Siguro pagka ano na, medyo dumami na yung ating mga subscribers. Pwede na natin ito gamitin. Yun lang guys, sana may natutunan kayo, no? Kung gusto niyo magsimula ng pagba-vlog din, ay huwag kayong matakot mag-try. Ganun lang kasimple yung paggawa ng channel. At i-enjoy niyo lang, no, yung paggawa ng content. Kailangan consistent kasi ka dito.
Eh ako naman, talagang matyaga ako sa mga ganito. Kasi yung mga iba ko rin yung trabaho, pag-repair ng computer, pag digital printing, ay kailangan mo rin ng tiyaga. Hindi ka pwede sa mga pag-repair na tatamad-tamad ka tsaka mainipin. Kasi dyan, naabot ng oras. No, eh, minsan nga araw pa eh, bago mo masolve yung isang problema. Sa pag-printing din, ganun. Mag-design ka muna, magka-cut ka ng mga design, and ipiprint mo pa. Kaya nakakapagod. Kailangan mo talaga ng pag-tsatsaga sa ganitong mga gawa, mga trabaho. So yun lang guys, and I hope mayroon kang natutunan kung paano yung pag-create ng sarili mong YouTube channel. At kung gusto mo pang masubaybayan yung mga susunod na episode ng series natin na ito, ay wag mong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-click yung notification bell, yung all, para updated kang lagi sa ating mga video. Kung nagustuhan mo yung video natin na ito, pakiclick mo na rin yung like button at mag-comment ka kung ano yung natutunan. At pwede rin kayo mag-suggest ng mga gusto nyong topic para gawin din natin sa mga susunod. At kung gusto nyo magpa-shoutout, pwede rin po mag-comment na kayo kasi ninonote ko yan. And every Friday ay sina-shoutout ko sa ating Shoutout Friday. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.